Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niya ang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago, anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumuraon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam ng Panginoon na ang kanyang misyon dito sa mundo ay may hangganan, no? Ibig sabihin siya ay mamamatay, muling mabubuhay, at aakyat sa langit. At dahil doon ay alam ng Panginoon na kinakailangan may magpatuloy ng kanyang gawain sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sa dinami-dami ng mga sumusunod sa kanya, siya ay pumili ng 12, no? Bakit 12? Bakit hindi mas marami? Kung ating titingnan, ito ay may kaugnayan sa lumang tipan, kung paano ang Diyos ay pumili ng kanyang bayan. At ito'y nagsimula sa 12 anak na lalaki ni Jacob, no? Tinawag ding Israel, at ang bayang ito ay tinawag na ang Israel, ang bayan ng Diyos, no? Simula sa 12 anak na lalaki. So ngayon, si Jesus ay bumubuo ng isang bayan ng Diyos na sinimulan din niya sa 12 lalaki, 12 apostol. So doon natin makikita yung link o yung pagkakaugnay, no? At sa 12, sabi sa Ebanghelyo, talagang ito'y pinagdasalan ng ating Panginoon, no? Kaya lamang, kung titingnan natin yung mga choices niya, hindi naman sila yung pinakamagagaling, no? Ang totoo, marami sa kanila ay mga never heard. At alam naman ng Panginoon, kumbaga ay kilala niya ang pagkatao ng kanyang mga alagad, bakit siya kumuha, pumili ng isang Pedro na siya itatatwa at isang Judas Iscariote na siya ipagkakanulo, no? So, may mga ganyan tanong, no? At yun ay sa dahilan na, yun nga, may plano ang Diyos. At pumili ang Diyos sa mga tao, hindi dahil sila yung mga perpekto at magagaling at matatalino, no? Pinili sila ng Diyos upang sa kanilang kahinaan ay maipakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. So ganyan din tayo mga kapatid. Ano? Tayo ngayon ang mga bagong alagad ng Panginoon. Hindi man tayo kabilang sa 12, subalit tayo rin ay mga isinugo. Ang ibig sabihin kasi ng salitang apostol ay mga isinugo. One who is sent. No? At tayo bilang mga Kristiyano, tayo mga isinugo. Sa bisa na ating binyag, sa bisa ng binyag at ating kumpil, tayo mga isinugo ng Panginoon. At dahil doon, tayo rin yung mga apostol sa ating panahon. Isinugo ng Panginoon. At alam ng Panginoon ang ating kahinaan. Ano? Kung paano alam niya ang kahinaan ng kanyang mga piniling 12 apostol, alam din niya ang ating kahinaan. Madalas kapag nararamdaman natin at tinatawag tayo ng Diyos, ang ating pagtanggi, kadalasan ang ating dahilan, hindi po ako karapat-dapat. Ako po'y mahina. E bago mo sabihin yan, alam na naman ang Panginoon yan. No? Mas kilala tayo ni Kristo.
mas kilala tayo ng Panginoon. Alam niya ang ating kahinaan. Ganun pa man sa kabila nating kahinaan, tayo kanyang tinawag. No? Tayo kanyang pinili, tayo kanyang isinusugo sa kabila ng ating kahinaan. Ang kinakailangan lamang natin ay isuko ang ating sarili sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. No? So, yun. Yun ang ibig sabihin, pag tinawag natin si Jesus sa Panginoon, ibig sabihin, ay isinusuko natin sa kanya ating sarili at handa tayong sumunod sa kanyang kalooban. Okay? Kaya suriin natin ating sarili. Tingnan natin kung paano tayo nagiging tapat, kung paano tayo yung tumutugon sa tawag ng ating Panginoon.